Tapos na kami sa aming Christmas party ng hating gabi. Tapos kanina gising ako ng alas 5 kasi nagbiyahe nga po kami kasama ng isang estudyante pabalik dito sa Concepcion. At hindi ko ina-expect na mag-speak ako ngayong gabi, pero siguro dahil matinding pangangailangan, go! Oh, kaya our lesson for tonight is more on testimony. Actually ho, nung sinabihan ako ni Papa ko, alam niyo po ninyo marami na akong churches na napag-speakan, group, communities, at sabi ko, parang ano pa yung kailangan kong ituro dito, di ba? Kasi yung nagturo sa akin, siya naman yung nagpapastor dito. Kaya siguro pahapyaw na lang. Pero ho, God has been so good sa anda. At alam po ninyo, ito na ata yung aking pang-anim or pang-pitong taon na nandun. For 3 to 4 years, ako po ay may sakit. At nung gumaling naman ako, bumalik pa rin ako doon at nag-start mag-work sa isang school at ito na po ang aking pangalawang taon. And so far, nakakatuwa po, nakaka-inspire doon nung last na nagpa-BP ako, sabi sa akin, Sir, high blood ka. Sabi ko, dahil ba sa kinakain, wala na nga akong makain dito, siguro sa mga estudyante nga. Okay po. Kaya, pero, nakakatuwa po kasi nakikita ko na talagang gumagawa ang Panginoon sa ministry doon. We also have school, parang nasa 110 yung estudyante. At ako po ay nag-handle ng mga kabataan. And hindi ko expect na nung una ako ay naglayas lang, pero I found myself still in God's ministry. At di ko ba alam kung ano yung trabaho ko doon, kasi from time to time, ang aking regular work ay nagtuturo, pero habang tumatagal, dumadami din yung aking mga kabataang kinukoach. At alam po ninyo, nung ako ay nag-start na magturo, pinagdasal ko talaga sa Panginoon na sabi ko, Lord, kung ako ay dadalhin mo sa isang lugar at kung ako nga ay iyong tinawag, bigay mo, ilagay mo ako sa isang lugar na pati ako ay mag-grow. At alam po ninyo, importante sa isang Kristiyano ang nag-grow, because we are not called just to be followers of Jesus Christ, pero tayo po ay tinawag para mag-lead. At sa paglilid, tatandaan mo, ang principles ng discipleship is hindi nakikita ang example sa ating sinasabi o sa ating nalalaman, kundi sa ating buhay. At alam mo, nung nag-start akong magturo doon, first advisory class ko, parang 10 lang sila. At sinabi ko, paano ba ako magiging influence sa mga kabataan ito? Ano ba ang talento na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon? Ano ba yung mga character traits na pwede kong ma-impart sa mga kabataan na kung titingnan mo, wala naman, hindi naman ganun katalinuhan. Kung titingnan mo ang kanilang estado sa buhay, mga tambay lang sa beach. Kung titingnan mo ang kanilang exposure, di hamak na mas expose ang mga kabataan dito kesa doon. Pero after 2 years, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon, district champions kami in how many levels sa declamation. At ang recent accomplishment namin is yung aking kinocoach for 2 years, provincial champion ng chess sa elementary. At sabi ko nga, nakakatuwa lang kasi nung una ako yung sumasali at sabi ko, nakakatuwang isipin na kahit hindi na ako yung nakikipag-compete, yung aking mga tinitrain na is, alam mo yon, yung nandun pa rin, nagkakaroon pa rin ng quality ang kanilang mga buhay. Kaya natutuwa ako, pati nga yung principal, umiiyak kasi kami po ay nakikipag-compete, dalawa, kaya parang sobrang busy kasi
pagka ikaw, teacher ka sa public school, nakikipag-compete lang kayo sa public schools. Pagka ikaw naman ay nagtatrabaho sa private school, kayo ay nakikipag-compete sa private school lang. Pero dahil yung principal namin, na-expose din at nakita niya na sinabi niya hindi importante na we should just learn theories. Kailangan may application ito. Kaya sumasali kami sa public schools, sumasali din kami sa private schools. Kaya blessing po na nakita ko na hindi pala importante ang number. Kaya nung sinabi kanina ni Pastor na parang yung iba sa atin nawala, okay lang yon. It doesn't matter kasi hindi naman tumitingin ang Panginoon sa dami o sa kapasidad natin. Tumitingin siya doon sa puso at desire ng mga tao na naririyan at nagtatrabaho. Kaya nga sabi ko, imaginein mo, 10 lang yung aking naging estudyante, unang naging estudyante. Yung isa, division champion ng athletics. Yung isa, provincial champion ng chess. Yung isa, municipal champion ng declamation. Yung iba, nasa ranking. Yung mga bata, kaya sabi ko, Lord, thank you. It's because I understand na in my own way, ako ay nagkakaroon ng impluensya sa mga kabataan ito. Hindi po ito para iangat ang aking sariling upuan, kundi ipakita sa inyo na lahat ng ating natututuhan sa simbahan ay kailangang may proper application. Dahil tatandaan ninyo, tayo ho ay hinalintulad sa isang puno. At pagka ang puno, walang bunga, walang silbi. Tama ho ba? Pero kung ikaw ay puno na mabunga, ayon nga sa ating kasabihan, ano, ang punong mabunga ay parating binabato. So it doesn't matter kung ikaw ay maraming pinagdadaanan. It doesn't matter kung ikaw ay mayroong mga pagsubok. It doesn't matter kung ikaw ay sinusubukan sa aspeto ng pananampalataya. Pero ang pinaka-importante doon ay nagagamit ang buhay mo para maging pampalubag sa mga tao na nangangailangan ng Panginoon. Kaya ho, kanina nung pinapakinggan ko yung another opportunity na naman, sabi ko sa sarili ko, Lord, it doesn't matter siguro kahit busy at napapagod. Tama ho ba? Pero yung nakikita mo na ang buhay mo ay nagiging instrumento para maging pagpapahala sa iba, then that means you are serving your purpose dito sa mundo. Alam mo, yung Philippians 2:16 na yan, from time to time, napre-pressure din ako eh. Alam mo, pagka, dahil nga mga thunders na yung aking mga kasama, sa grupo ho namin, parang yung core members niya, nasa 7 lang. Nasa 8, ako yung pinakabata. Kaya pagka may abirya at walang mag-pre-preach sa isang simbahan, oo, mula yan sa itaas. O ikaw, Pastor, matanda na, pagod. O ikaw ang susunod, Pastor, masama ang pakiramdam, may sakit. And down the line, oo, yung pinakabata. Dahil siya ang pinakabata, siya ang mag-speak. Oo, kaya alam po ninyo, minsan, sa bus na ako natutulog, kaya may mga members dito na from time to time, makikita ako ng maaga, oh sir, kailan ka dumating? Kanina lang po, paalis na ako ulit. Oo, kasi dito na lang ako dumadaan. Pero salamat sa Panginoon, walang pasok, at maaga ang ating bakasyon. Kaya, ngayon ho, ako ay tumatayo sa inyong harapan. Pero it's an opportunity that we should look na kung saan, tatandaan mo bilang Kristiyano, ang iyong ministry ay hindi lang para sa oras na to. A lot of people, a lot of Christians are thinking. Kaya alam mo, maraming hindi nag-grow. Maraming hindi lumalago, tumitibay sa kanilang pananampalataya, thinking
na minsan dahil sa tagal na sa loob ng church, nagiging ordinaryo na lang ang pagpunta sa simbahan. Na thinking, alam mo, for how many years nandito ako, tumatayo ako sa harap, na-experience ko rin ang na-experience mo dahil right now, ako ay hindi lang member, kundi parang ano, parang saling pusa sa loob ng simbahan. Alam mo, hindi ko expect na after all ng pinagdaanan ko, dadaan pa rin ako sa sitwasyon na ako din ay iiyak sa ministry. Akala ko yung pinakamahirap na daanan ko na. Pero dumating ang pagkakataon na sa sobrang lungkot ko, umiiyak din ako mag-isa. At before a few weeks ago, alam mo, umiiyak ako. Nakaupo ako sa kwarto, nag-uulam ako ng mantika at toyo. Nung kinabukasan, gabi, kumakain ako, naghahaponan ako, sabi ko, Lord, wala na bang ibang ulam, fit na naman ng manok. Pagka sa tundol, pagkagabi, wala ka na talagang mabiling ulam, fit na lang ng manok. Kung hindi fit ng manok, toyo at mantika. At sinasabi ko, Lord, ganito pala yung ministry. Nung una, ako yung nagagalit sa parents ko kasi sabi ko, bakit nagbibigay sila sa ibang tao pero sa aming mga anak, hindi. Alam mo, kung alam mo lang kung magkano yung kinikita ko every month, kahit hindi ako magturo sa public school, sobrang laki. Hindi dahil malaki yung kita ko doon sa school. Ang salary namin ay napakaliit. Pero minsan nagugulat yung principal ko, Sir, mas malaki pa yung binibigay mo sa school kaysa sa pasweldo ko sa'yo. Kaya nung isang araw, no? Wala kaming pera pang celebrate. May mga nag-champion mga bata. Sabi ko, sige, 3,000 ice cream. Oo, nagpabili ako ng ice cream. Lahat ng estudyante kain. Pagka-uwi ko sa bahay, sabi ko, buti pa sila nag-ice cream. Ako, toyo at mantika ang pagkain. Sabi ko, kung hindi ko lang pala siya tinulungan, kung hindi ko pa lang pala binigay dito sa taong to nung isang araw naman, Sir, pwedeng pautang. Kahit pambigas lang. Nakita ko, may mga dilata pa ako. Sige, eto yung natitira kong pera sa'yo na. Tapos, sabi ko, lahat ng dilata, iuwi mo na sa inyo. Tapos nakalimutan ko, wala na pala akong pagkain. Buti na lang, yung isang estudyante, sabi niya, Sir, may celebration dyan sa Methodist. Pinagtabi kita ng styro na pagkain. Yung isa, Sir, may anniversary dito, yung aking auntie, eto puto at dinuguan. Alam mo, mahirap, pero nakakatuwa, it's because you found your role as God's minister. Hindi masaya dahil madali ang sitwasyon, hindi masaya dahil sagana, masaya kasi nakikita mo na nagkakaroon ka ng bunga. Kaya sabi ko, alam mo, last year, itong mga batang to, ang tatakaw talaga. Matakaw talaga. Hihingi ka lang, magmamakaawa ka pa. Pero after 2 years, kahit hindi ka humingi, nagbibigay na sila. Kaya sabi ko, that's a change that we could bring about to people na kung saan may mga taong malungkutin, pero nung nakasama ka nila, naging masayahin sila. May mga tao na magaspang ang ugali. Kaya alam mo, sabi ko, sabi nung principal ko, Sir, next year, pakiramdam ko, kailangan sa labas ka na hindi ka na dito sa school. Sir, alam mo, nagmakaawa ako. Sir, ayokong umalis. Huwag niyo akong patalsikin. Oo, sabi niya, hindi kita pinapatalsik dahil hindi ka nagiging productive, kundi gusto ka naming paalisin kasi you have a brighter future than here. Pero sabi ko, Sir, alam mo, even I has so much to learn. At wala ho yan sa edad. Wala yan sa natapos mo. Wala yan sa na-accomplish mo. Nandoon yan sa constant desire na, Lord, gusto kong mag-grow nang sa ganun mas maging kagamit-gamit ako sa ministry. At alam mo, sabi ko, Sir, alam mo, hindi ko naman makukuha ang mga pagkakataon na ito kung hindi ako nag-focus sa napakaliit na ministry. Kaya it doesn't matter
Kung ang dinidisciple mo ay sarili mong mga anak, isa lang yan, dalawa lang yan. It doesn't matter kung ikaw ay nagli-lead sa grupo na wala pang dalawang kamay ang miyembro. What is essential is that you can see that your life is being used in changing and transforming the lives of your constituents. Alam po ninyo, supposed to be this school year, graduating na ako sa aking master's degree. Oh, may nagbibigay sa akin 50 mil, di ko tinanggap. Sabi niya, bibigyan kita ng pera, tapusin mo na yung masteral mo. Sabi ko, wag na po muna. Ano reason tinatamad ako? Oo, pero in reality, sabi ko, ayoko kasi na maging spoon-fed ang mga opportunities ko. Gusto ko pinagtatrabahuhan ko at pinagtsatsagaan ko dahil naniniwala ako na ang pagpapala hindi nang gagaling sa tao, nang gagaling sa Diyos. Instrumento lang ang mga tao. Pero sabi ko, bago ako mag-graduate, gusto ko magpapaaral muna ako ng teacher. Kaya may kaibigan akong teacher na nagmamasteral. Sabi ko, sige, since tinatamad pa ako, yung pang-tuition ko sa'yo, kaya binigay ko sa kanyang lahat. At alam po ninyo, it's, alam mo, hindi ko ma-explain yung kagalakan na kung saan, kahit sa napakaliit na bagay, pwede ho tayong maging pagpapala. Kahit sa maliit na sakripisyo na iyong ginagawa, hindi ko po ito sinasabi para pagmalakihan kayo. Sinasabi ko po ito to set an example and to show you na kung ikaw ay nagsisimula ng nagbibigay at tumutulong, hindi lang sa tao, lalong-lalo na sa ministry ng Panginoon, may patutunguhan niya na napakaganda. Alam po ninyo, sa lahat ng opportunities na ito, at sa lahat ng pagkakataon, every day, hindi ako nagdadasal ng blessing. Nagdadasal ako na, Lord, sa araw na ito, bigyan mo ako ng pagkakataon, hindi lang magbigay, kundi makapagsakripisyo para sa iba. Alam po ninyo, kung bibilangin ko lang ang blessing ng Panginoon sa mga opportunities na ibinibigay niya sa akin, maniniwala ba kayo na yung rate ko ngayon sa pag-speak, in 45 minutes, 5,000 ang binabayad sa akin. No? Dito hindi ko alam kung abot ng 5,000. Oh, pero alam mo, hindi ko talaga expect na if I would go different places and speak just for an hour, 5,000 yung binibigay sa akin. Kaya alam mo, hindi siguro mapapansin mo, unlike dati na para akong hampas lupa pagka pumupunta sa simbahan, ngayon natututo na akong mag-ayos sa sarili. Totoo. Hindi dahil may pinapapugian ako, wala. Pero tatawa ako, alam mo, just the other month, may nag-invite sa akin, sir, punta ka dito sa Shangri-La. Oo, pero diyan ako naniniwala na pagka ikaw naging mabait ka sa isang pagkakataon, hindi ka makakalimutan ng tao. It was a person that I met 10 years ago. Punta ako, alam mo, first time ko, pinandrive ako ni Pastor Ted. Sabi ko, no, pupunta ka na Shangri-La Hotel? Yung driver mo, multi-millionaire. O, alam mo, first time kong pumasok sa isang 5-star hotel. Tapos, pagkapasok namin doon, tara, kape tayo. Tapos, nung sinabi, sir, ano po yung order nyo? Tapos, tiningnan namin yung price. Sabi, yung kape lang. Tapos, tiningnan ko yung presyo, isang kape. Alam mo, isang tasa ng kape, 500. Kaya sabi ko, grabe. Okay? Tapos, bigla akong tinext. Ay, sir, dito sa Shangri-La Mall. Natapos ang aming pag-uusap, bumalik ako sa hotel. Alam mo, tsaka ako naramdaman na sinabi ko, Lord, hindi pa pala enough. Meron pa rin akong gustong maabot. Alam mo, dadaan ka doon, 3 security. Tapos dahil ako, nakatsinyelas lang, yun nga, hampas lupa lang, yung itsura. Alam mo, pagkapasok ko ng ganyan, sir, saan kayo pupunta? Doon po sa hotel. Tapos alam mo, titingnan ka pa. Wala talampakan hanggang bumbunan.
Nung pagkarating ko sa hotel, sabi ni Pastor, upo ka kung saan tayo umupo dati. Tapos, papasok na ako ng ganyan, biglang may humarang sa akin, sir, ano po yung order nyo? Ay, hindi, may hinihintay lang ako. Ay, sir, hindi dito yung waiting area, doon po. Ganun pala. Sabi ko, kung mayaman lang ako, no, bibilin ko lahat ng nandun sa menu, pero hindi pa. Pero alam mo, doon ko na realize na meron pa pala akong mga gustong mangyari sa aking buhay. Meron pang mga bagay na gusto kong ma-experience. Pumunta sa iba't ibang lugar, no? Find greener pastures, have a bigger ministry, kahit love life. Alam mo, kasama yan. And regardless, kahit hindi yun ang pinapangarap mo, definitely, meron kang desire sa iyong sarili. Pero alam po ninyo, isa lang ang sikretong napatunayan ko. Kahit gaano pa ka-imposible ang iyong mga pangarap, gusto mong mangyari yon, you should sacrifice for God. You should always put Him first. Yan na ho ang naitatak sa atin. Pero dahil nga, etong sinasabi ko sa iyo, dahil nga nakasanayan na natin ang giving, minsan hindi na nasusubukan ang ating faith. Minsan, yes, we do giving, pero is that a sacrifice na kung saan masasabi mo, kaya kong ibigay lahat sa Diyos, na kahit mawala lahat ito sa akin, sa Kanya naman ang galing. Kaya nga alam mo, pagka tinatawagan ako ni Pastor Ted, yan yung sinasabi niya sa akin, kamusta na ang walang pera? No, mayabang yun, parating mayabang yun eh. Pagka tumawag sa akin, kamusta na ang walang pera? Sabi ko, okay lang Pastor, kahit walang pera, hindi ko naman nilagay sa lahat, kung saan-saan, nilagay ko lahat sa Panginoon. Kaya alam mo, next year, may ticket na ako papuntang ibang bansa. At hindi yun afford ng aking allowance. Pero what I saw is that if you would give your all sa Diyos, kaya ding ipagkaloob ng Diyos kahit na gaano pa kaimposible ang pangarap mo. Alam mo, sa grupo naming Philippians 2:16 na yan, ako lang ang hindi pastor. Ako lang ang walang school. Ako lang ang walang simbahan. Pero alam mo, hindi ko mawari, totoo, hindi ko mawari kung bakit ako ay nabigyan ng posisyon diyan. Kaya nga, from time to time, nagugulat ako pagka tumawag si Pastor Ted, sasabihan niya akong walang pera, pero alam mo, Sai, para na rin kitang anak. Kaya magpursige ka lang, may mana ka sa akin. Kaya sabi ko, wow! Wow! Oo, inoferan ako niyan eh. Sabi niya, 15,000 a month. May sarili kang bahay at sasakyan, ikaw ang presidente ng school, tinanggihan ko. It's because you can have more opportunities. Pero pagka wala ka sa kalooban ng Panginoon, may joker ka lang. Pero I can assure you na kahit napakaliit ng responsibilidad, pero yan ay ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. If you would just pour out your heart, doing such job. Amen. Alam mo, ipagkakaloob ng Diyos kahit gano'ng ka-imposible. Kaya alam po ninyo, dun sa amin, oo, tawag nga lang sa akin ng mga estudyante ko, basurero. Dahil tuwing umaga, linis. Bago, alam mo yung ginagawa ko dito, dun, yun din yung ginagawa ko sa school. Bago ako ma-uuwi galing ng school, lilinisin namin ang buong simbahan. Simbahan sa Tondol Pamante, malaki. Oo. Oo. Kasi sa lahat ng teachers, ako lang ang walang classroom. Kaya, sabi ni Sir Ernie, wala kang classroom, dun ka na lang sa loob ng church. Kaya, ilan lang yung estudyante ko, laki ng classroom namin. Oo. Pero, yan, every day. Sabi ko nga, kahit sa konting paglilinis lang, we should see that these things are entrusted to us by God. Amen. Hindi tumitingin ang Diyos sa grandeur ng ginagawa mo, tumitingin siya doon sa puso mo sa pagtatrabaho noon. Dito ho ako magsisimula at dito ako matatapos sa lesson ko. Mabilis lang tayo. Last December 10, ako ay na-invite. Hindi ko rin, ako ay nagpapasalamat sa Diyos na dati
sa small communities lang ako nag-speak. Ito ang pinakamalaki kong speakership sa ANDA. I was invited to speak sa around 300 senior citizens with the vice mayor ng ANDA. Kaya sabi ko, wow, level up! Pero pagka doon, thank you lang. Thank you lang. Oo. alam mo, tutuwa ako eh. Nag-speak ako sa mga matatanda, tapos sabi nila, sir, nandito ka na rin, ikaw yung mag-judge sa choir at sayaw ng mga matatanda. Sige, go! Tapos, mauwi na ako, sabi nila, sir, nandito ka na lang din. Yung my birthday, mula October hanggang December, ipag-pray mo lahat. So, bonggang-bonggang dasal na naman. Tapos, mauwi na ako. Sir, sabi nila, pastor, maraming salamat po sa inyong pag-speak. Hindi ka lang nag-speak, pinagdasal mo pa kaming lahat. Ito ho yung love gift namin sa iyo. Binigyan ako nung Napoleon, BSOP na brandy. Oo, kaya sabi ko, nako! Pero syempre, tatanggapin ko siya. Okay, tatanggapin ko siya. Sabi nung mga kasama ko, ay sir, ang mahal niyan, masarap yan. Sabi nila, nung pagkabukas ko, nandun yung brandy, tapos merong sugo, yung mani. Oo. Tapos nabalitaan, kinabukasan, nabalitaan ng mga ka-co-teachers ko. Sabi nila, sir, di ba hindi ka umiinom? Oo, kaya kinabukasan, Wednesday, dinala ko yung brandy. Sir, thank you talaga. Sabi nung principal namin, sir, ha, sabihin mo lang kung ano yung schedule kung kailan ka mag-speak. Papayagan talaga kita. Basta yung brandy na iriregalo sa iyo sa amin. Oo, kaya, pero alam mo, ako po ay mag-speak. Magdasal niyo po ako. Simula na po yan bukas. Tapos, 19, 20, hanggang 23. Mag-speak ako sa Ilocos, tapos sa Isabela, tapos sa Negros, tapos sa Manila na naman. At please do pray for me. Alam po ninyo, I always think of myself as not worthy to stand in front. Lalong-lalo na po pagka mga pastor ang aking tinuturoan. Pero naniniwala din ako na God will not give you such opportunity kung wala siyang plano. And tonight, 7:52, tapos tayo agad. Tonight, I'm going to talk about the essence of Christmas. Essence of Christmas. You will be giving your happy birthday, Jesus. Tama? Soon. And hopefully, through this lesson, magkaroon tayo ng ano, no? Kung meron na tayong tinatarget, dagdagan ko nga ng konti. Oo. Yung mga ganyang, ano, mga ganyang situation. Let's open our Bibles. Ay, hindi. Sige, pwede bang pa-click yung ating topic? Nung ako ay nag-speak noong December 10, sabi ni Pastor, sabi niya, sir, nire-request nung ating mga senior citizen, total ikaw na daw yung speaker. Ikaw na rin mag-isip ng team namin. Kaya sabi ko, okay din tong mga lolo't lola natin. Pero I was thinking, sabi ko nga, ano nga ba yung diwa ng Pasko? We could see, ano yung tema ng ABS-CBN ngayon? Family is? Hindi nyo alam yung theme ng ABS-CBN ngayon? Hindi kayo updated, ha? Family is? Last year yon. Family is? Forever. Kayo talaga. Ha? Napaka-worldly ko na pala. Ako lang nakakaalam, hindi kayo updated. Family is forever. At habang binabasa ko yung concept kung bakit family is forever, sabi nila, ang Pasko daw nga naman kasi ay panahon kung saan ang bawat pamilya ay nagkakaroon ng bonding. Kaya nga dyan tayo nagkakaroon ng reunion. Diba? At the same time, ang Pasko daw ay panahon ng pagbibigay, exchange gifts, panahon ng pagtanggap, panahon ng simbang gabi. Para ngayon, nagsisimbang gabi tayo, Sabado. Pero, sabi ko nga, okay, ito ang nakikita o ito ang perspektibo ng secular. Sa ating mga Kristiyano,
we celebrate Christmas, it's because, bakit natin sineselebrate ang Pasko? To celebrate? To celebrate? The birth? Nina? Of Jesus Christ. Correct. Tama? Hindi tayo naniniwala na December 25, pero kung magbibigay-bigay ka ng regalo ng March, parang ang weird. Tama? Pero, we understand na, oo, napag-aralan naman na natin yan dito, no? Inanganak si Jesus Christ nung panahong malamig. And definitely, that's December. Maliban na lang kung sa Baguio ka nakatira. Araw-araw, you could celebrate. Pero, tatandaan mo na it's not about dahil December, pero we celebrate Christmas. It's because once upon a time, we understand na a Savior is born. Through God, through Mary, nagkaroon ng Jesus Christ, kaya nga tinatamasa natin itong ating kaligtasan. Pero ito ang palaisipan na aking binigay doon sa mga lolo't lola. If we are following that example and that concept of a Savior being born, tanong, nung pinanganak ba si Jesus Christ, may family reunion? Nung pinanganak ba si Jesus Christ, may exchange gift? Punong-puno ba ito ng kagalakan? Punong-puno ba ito ng kasiyahan? Nagse-celebrate ba ang mga tao? Because if we would look and we would study, the birth of Jesus Christ is sorrowful. Tama? It's full of death. It's full of darkness. Dahil, nung pinanganak siya, naiintindihan natin na si King, sino yung King Nebuchadnezzar? King Herod, okay? Siya ay naiinggit at siya ay natatakot para sa kanyang posisyon, kaya nung time na yon, ipinapatay niya lahat ng mga kabataan, lahat ng baby. So, kung yun nga ang nangyari nung kapanganakan ng Panginoon, ano ang kailangan nating ipag-celebrate? Ano ang kailangan nating bigyang pansin? Yung kapanganakan niya lamang ba? Kasi kung tayo ay nagse-celebrate dahil lang sa kapanganakan niya, dahil lang sa kaligtasan na dala-dala ni Jesus Christ, napaka-selfish naman natin. Tayo lang lahat ang tumanggap, pero wala tayong sakripisyong ginawa. Tama ho ba? Tama ho ba? And do you think na ang iyong pagbibigay ng happy birthday, Jesus, is enough? Tatandaan mo, pagka pera lang ang kaya mong ibigay, then you do not understand the concept of giving. Dahil ang pera na yan, ang galing na rin sa Diyos. Dahil ang mga pagkakataon natin, lahat ng galing sa Kanya. At napakababaw na we would celebrate Christmas or the birth of Jesus Christ, pero what we can only achieve is money and material things. Kaya nung pinag-iisipan ko ang mga bagay na ito, ay alam ko na kung ano yung tema. Diwa ng Pasko, panahon at pagkakataon para? Oo, tayo pagkapasko, no? O gusto natin tumatanggap. Gusto natin, may regalo din tayo. Kaya yung mga estudyante ko, no, meron akong dinner doon. Dalawang kabataan. Sabi ko nung November, sige, gusto niyo ng Christmas gift sa akin? Sige, sir. Sabi ko, in 30 days, gusto ko araw-araw magdadasal ka ng umaga, pagkagising at matulog, bago matulog. Magdadasal ka lang. Sir, magdadasal lang? Oo! Sir, anong kapalit? Yan ang sabi sa akin. Anong kapalit? Sabi ko, taglilimangdaan kayo. Hoy, syempre, no, na-motivate sa pera. Motivate sa pera. Kaya talaga, gawa sila ng checklist nila. Day one. Tapos may day. Pagka nagdasal ng umaga at bago matulog, isang check. At alam mo, siningil ako.
Tingin ako, sir, malapit na yung Christmas party natin. Sir, gusto mo bang i-check yung notebook namin? Aba, nung pagkatingin ko ng ganyan, no? Sabi nila sa akin, sir, magkano pong matatanggap namin? No, o sabi. Tapos, sabi ko, magkano pinangako ko? Sir, 300. 300 na lang, pwede na. Kaya nung nagbigay ako ng 1,000, ako, maiyak-iyak sila. Pero sabi ko sa kanila, ano yung nakakatuwa? Makatanggap ka ng 500 o sa loob ng 30 days, naging tapat ka sa pagdadasal? No? No? Isa mas nag-e-enjoy tayo dun sa regalo. Pero hindi natin nakikita na kung meron tayong mas pwedeng i-celebrate, yun ay yung mga bagay na pwede nating magawa para sa Diyos naman. Kasi bago pa natin siya minahal, minahal niya na tayo sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng buhay. At alam mo, nung bago kami uuwi, sana masaya kayo ngayong Pasko. Tinanggap ko yung aking 13th month, ubos na. Ubus na agad. Oo, sabi nila, sir, wag kang mag-alala, pagkabalik mo, milk tea. Oo, basta sabi ko, yung large ha, yung large. Pero alam mo, natutuwa ako sa mga bata, kung bakit ko to ginagawa sa kanila, kung bakit it doesn't matter kahit wala na akong makain, makapagbigay lang ako. It's because nakikita ko na napakalaki pala ng ministry. Kaya yung iba sa inyo, lalo na sa mga kabataan, alam nyo, yung iba sa inyo, definitely, mas malaki pa yung opportunity sa akin. Pero, that just shows na kung mas malaki pala ang opportunity mo, dapat mas malaki yung ginagawa mo para sa Kanya. Na kung mas malaki pala yung tinatanggap mo, dapat pala, hindi mo lang ako papantayan, mas malaki pa ang ibibigay mo. Bakit? Because yan ang pinakaangko ng Diyos sa atin, na if we would seek His righteousness and His kingdom first, talking about the ministry here on earth, kahit ano pala pwede niyang ipagkaloob. Kaya alam mo, nagiging challenge ko yan parati sa aking mga estudyante. Kaya alam mo, nung nakita ko kung gaano kalaki yung ministry, sabi ko, magsisimula ako ulit. Every time naluluwas ako, pupunta ako ng Manila o ng kahit saan, magdadala ako ng isang estudyante at gagastos ako ngayon pa lang. Nang sa ganon, they could see the ministry and from here on, they could prepare themselves na ang buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay hindi lang yung uupo ka dyan. Hindi lang yung gagawa ka nito, gagawa lang niya na kaya naman natin lahat gawin. Because each and every one of us has our own special calling. Ang standard ng Panginoon sa akin ay iba sa mga kapatid ko. Pero God is expecting na kung mayroon kang calling, you would do your utmost best dahil nagbigay na siya sa iyo. Kaya nga, no? Panahon at pagkakataon para maging pagpapala. Yan ang aking mantra every day. Pagkagising ko, parati kong sinasabi, Lord, sa umagang ito, sa araw na ito, bigyan mo ko ng pagkakataon na masasabi ko na hindi lang ako nagbigay, kundi nakapagsakripisyo ako sa iba. Alam po ninyo, yan yung tumatak sa akin na tinuro ng tatay ko. No? How will you know kung ikaw ay nagbibigay na? Pagka nagbibigay ka, hindi ka nasasaktan. Hindi ka pa nagbibigay sa lagay na yan. Pero pagka nagbibigay ka at nararamdaman mong nakukurot ka na, nasasaktan ka na at nahihirapan ka, ibig sabihin nun, huwag kang hihinto. Ibig sabihin lang nun, itodo mo pa. Because that is how God wants you to live for His name. Alam mo, kinukuha na ako dyan sa Manila, pero sabi ko, hindi ako nagdadalawang isip na magstay pa dito sa Anda. Alam mo yung pinagdadasal kong orphanage? May magpapatayo na. Kaya yan yung pupuntahan ni na papa ko. Sabi ko, hindi na ako magmamanage. Pupunta na lang ako doon at magtuturo. Kaya sinabi ko, kahit nandun ka pa sa pinakaduluduluhan,
no, yung mga nakapunta sa ANDA, no? Imaginein mo, meron doon 50 ang kabataan. Puro mga orphan, kaya next year ina-anticipate na ang population ng school dodoble. It's because lahat ng bata sa orphanage papaaralin doon. Ay, at social, may mga foreigner. No. Oh, hindi lang mga pasaway na Pilipino. Pasaway din na Amerikano. Oo. And ako yung nagiging coach nung anak nung pastor. Kaya alam mo, nakakatuwa, it's because on small things we could show, sabi niya, sabi, natatawa nga ako, sabi sa akin nung Amerikano. Sabi niya, Sir Sai, I'm so grateful for you coaching my daughter. Sabi ko, Pastor, walang anuman po. Sabi niya, simula nung kinoach mo siya, naging walang hiya na siya. Oo, napakagandang bata, napakatalento, pero pagka tumayo sa stage, para siyang nagkukumbulsyon. Kasi takot na takot, tumayo. Pero ngayon, wala na siyang hiya. Oo, pero alam mo, those are small things na kung saan we could show our influence to people. At alam mo, kahit na sa pagbibigay yan, sabi ko nga sa mga estudyante ko, pinapangarap ko darating ang panahon na hindi lang ako yung nagiging pagpapala sa inyo, kayo din ay magiging pagpapala sa akin. Kaya tuwang-tuwa ako, no? Nilibre ko, parang bumili ako ng worth 1,000 pesos na milk tea para sa mga bata. Tapos maiyak-iyak ako, meron isa doon, nilibre ako nung maliit na milk tea. Ganun pala yung pakiramdam, no? Na oras na ikaw ay nag-minister, hindi mo, you will not count the cost kung gaano kalaki o karami yung binibigay mo. Pero pagka may dumating sa'yo at bumalik sa'yo, kahit gaano kaliit, pero alam mo na ito ay nanggaling sa Diyos, you would really appreciate not only the value and the effort, pero you would also value the blessing of God in your life dahil nasusumpungan na ang buhay mo ay nagiging kagamit-gamit. Panahon at pagkakataon para maging pagpapala. First point, Matthew 1:19-21, pwede mo bang i-click? Then Joseph, alam mo may napansin ako dito ngayon ko lang na-realize. Being a just man and not willing to make her a public example was minded, ano yung sabi doon? To put her away privately. At pagka sinabing put away, ano yung ibig sabihin noon? Itakwil. Iiwalayin. Next. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Alam mo minsan kung bakit hindi tayo nagiging pagpapala sa iba? It's because nakikita natin na masyadong nakakahiya pagka ipapakita natin na banal tayo. Kasi natatakot tayo na baka sa ating mga gagawin ay pwede tayong kutsain. Na pagka we would go against what is the conventional way of our world, nakikita natin na baka hindi tayo maging in. Kaya nga, nung binigay ko, yung brandy, nandun yung ibang mga members, nandun yung mga ibang mga parents. Binigay ko dun sa principal, tuwang-tuwa yung mga teachers. Yes! Social to, social! Tapos sabi nila sa akin, Sir, total, binigay sa'yo. Regalo sa'yo. Sir, kailangan ngayon iinom ka na. Tapos ginawa ko lang, pumunta ako kay Sir Ernie. Sir, magpapaalam na po ako, uuwi ako, magpapahinga na ako. Pinayagan naman na. Sabi nila, ay Sir! Sabi, nakakahiya!
Sabi, nirigaluhan ka tapos hindi ka iinom. Sabi ko, okay lang kasi yung isang pack ng sugo, kakainin ko naman mag-isa. Kaya sulit pa rin yung pagriregalo sa akin. Pero alam mo, it's setting an example. It's showing them na kung ang isang bagay okay lang sa kanila, paminsan-minsan, sa'yo kahit anong sitwasyon hindi pwede. Pero it should also not deprive us of standing in front and teaching about Jesus Christ. Dahil alam mo, nung kapanganakan niya, sabi ko nga, no, etong si Joseph napili na nga eh. Pero nagdalawang isip pa. Pero ikinahiya pa. And it took a miracle na nagkaroon ng angel o yung sugo o yung mismong Diyos na kumausap sa kanya at sinabing, "Oy! Sandali lang, huwag kang lilingon. Huwag mong ibibitawan, huwag mong pagtataksilan. Dahil ang gagawin mo ay isang bagay na kung saan magiging kalwalhatian sa Diyos Ama dahil ito ay para sa Diyos Anak." Alam mo yung kapanganakan, kailangan nating ma-realize na ito ay sa part ni Mary at saka ni Joseph, no? Ito man ay naging kabigatan, pero tatandaan mo, ito ay may kaakibat na mahalagang layunin. And that is when you do things na kung ikaw ay haharap sa mga tao, tatandaan mo, hindi yon about your pride, hindi yon about saving face, hindi yon dahil sa nakakahiya, hindi yon dahil sa mahirap, pero gagawin mo yon, it's because you want the Lord Jesus to be happy in your life. Kaya nung after kong umupo, alam mo, niyakap ako nung isang teacher doon na kinoach ko. Sabi niya, "Sir, alam mo, maraming salamat kahit si Pastor Garibay." Sabi niya, "Sir, maraming salamat. Alam mo, naging maganda yung feedback. Next year, ikaw ulit." Pang third year ko na yan eh. Na mula sa mga kabataan. Tapos sabi nung isang kinoach ko rin dati, nakabataan ngayon, SK chairman na. Sabi niya, "Sir, alam mo, no, how many years? Dati, nung nagtuturo ka, estudyante pa lang ako. Ngayon, chairman na ako ng barangay namin. Nagtuturo ka pa rin, pero alam mo, nakaka-bless. Sir, dun sa amin, maraming kabataan, mag-host ka ng team building sa January." At alam mo, parating yan lang ang aking prayer. Sinabi ko, "Lord, kung pwedeng madoble ang pagkakataon ko to stand in front and to share that plan of salvation and to be a blessing sa iba, gagawin ko." Kaya nung tinanong, "Sir, magkano yung bayad?" Sabi ko, "Pakinggan mo muna akong magsalita, tsaka mo isipin. Pero kung ano ang bukal sa loob mo, go." Diba? Oo. Kaya minsan yung mga nag-i-invite sa akin, "Sir, pasensya ka na. Prutas lang yung kaya naming ibigay." Sabi nung isang matanda, "Sir, pasensya ka na, yung regalo ko sa'yo, pamaypay lang." Okay lang. Why? Because we are not doing it for money. We are not doing it for material things or gifts. We are doing it regardless kung Christmas o hindi. We are doing it because we love the Lord Jesus Christ. Tama? Kaya alam po ninyo, para matanggal tong kabigatan na to, isa lang ang na-realize ko, we should live honestly. We should live righteously. Dahil we cannot be a blessing sa iba kung unang-una ang ating relasyon sa Diyos ay hindi maayos. No? Pero if you would understand that salvation, yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo, it doesn't matter kahit nagkukwento-kwento ka lang, you can always be a blessing anytime, anywhere para sa Diyos. Number two, hindi lang about sa kapanganakan dahil pagka nag-focus lang tayo doon, oo, tuwing Christmas ka lang mabait. Tuwing Linggo ka lang, matapat. Tuwing may nakatingin lang sa'yo, tsaka ka lang gagawa ng maayos. Hindi. Mark 10:27. "And Jesus, looking upon them, say, 'With man it is impossible, but not with God. For with God all things are possible.'" Nakakatuwa, no? Naisipin mo, from his birth hanggang sa kanyang pagmi-minister, hindi naging madali ang journey ng Panginoon. At the age of 33 years old, oo, no? Ako nga, 34 na. 30, ang bilis ko pa,
Oo, tanda ko na pala. Tanda ko na. Dati bata-bata lang din ako. Ngayon 34 years old na ako, kaya yung mga, alam mo, naaasar din ako sa mga estudyante ko from time to time. Sir, mabait ka naman. Oo. Masipag ka naman. O, bakit wala ka pang girlfriend? Natawa ako, lahat na lang nang makita nila, nire-reto sa akin. Pero alam mo, lahat yan has its own proper timing. Pero before anything else, you should understand na hindi ka lang naligtas, tapos-tapos na. After mong maligtas, may responsibilidad ka. At alam mo, doon lang sa example ni Jesus Christ, ang naging kapalaran niya, mahirap, pero mayroong makalangit na patutunguhan. Kaya, alam mo, kahit lumaki ako sa pamilya ng pastor, ngayon-ngayon ko lang talaga din nare-realize kung ano ba talaga ang essence ng pagmi-ministry. Pagka nandito ako sa harap, oo, maano ako, yung parang professional, pero pagka nandyan, kengkoy pa rin naman ako. Pero, alam mo, when we talk of the ministry, oo, we should have fun, we should enjoy the ministry of God, pero it doesn't mean na walang problema, na walang pagsubok. Tatandaan ho ninyo, sa pagiging Kristiyano, kaakibat na niyan. Kaakibat na niyan yung kahirapan. Kaakibat na niyan yung pagsubok. Pero, tatandaan mo, on how you live your life, hindi mo dapat tinitignan yung now. Tinitignan mo dapat yung ending nung race mo. Tinitignan mo dapat yung last part kung saan, by the end of our life, tatayo tayo sa harapan ng Panginoon at magbibigay sulit. At isa lang ang gusto natin, na for 34 years of your life, 50, 60, 70, how many years of your life, tatayo tayo doon at lahat tayo ay makakatanggap lamang ng isang commendation. Well done, thou good and faithful servant. At being good is a process. Kung ikaw, mabait ka lang tuwing Linggo, o mapagbigay ka lang tuwing Pasko, o maka-Diyos ka lang pagka may tumitingin, then you are not good. And the same goes for faithfulness. Na kung ikaw ay nagiging matapat lang on particular days, then you cannot call that faithfulness. It takes dedication na every time that you would wake up, you would entrust everything sa Panginoon. Dahil tatandaan mo, ang kapalaran natin ay hindi madali. Ang kapalaran natin ay hindi ordinaryo. Ang ministry natin ay napakalawig, napakalaki, at we could not afford to waste time. Kaya yan yung sabi ko dito kay Gilbert, sabi ko kanina eh. Nakita mo yung buhay ng pamilya mo? Gusto mo, ganun lang. Minsan, alam mo, nandun na tayo sa sitwasyon na kung saan ang buhay natin ay lumulubog na sa pagiging ordinaryo. Hindi natin nare-realize na hindi yon ang naging calling ng Diyos sa buhay natin. Ang naging calling niya, ang naging calling natin ay regardless saan man ang iyong career, gagamitin at gagamitin ka ng Diyos para ikaw ang magiging lifeline ng mga tao na papunta sa impyerno. At alam mo, hindi ka magiging pagpapala kung pera lang ang kaya mong ibigay. Kung material lang. Dahil yan ay pang ibabaw lang. Yan ay pang mundo lang. Pero if you could use those things para mahila ang mga tao at may palapit sila sa Panginoon, then you are doing your kapalaran that is entrusted by God. Amen. Kaya alam po ninyo, lalo na itong Pasko na ito, na ang daming pagkakataon. Hindi ko sinasabi na maging mainit lang tayo tuwing Pasko. Ang sinasabi ko is that every day you should understand that Christmas is not about dahil December lang. It is about the birth of Jesus Christ and that every day we should emulate not only His birth but also His life. At alam mo, nakakatuwa talaga. Hindi ko talaga expect na makakarating ako sa position na ganito. Pero ngayong nakarating na ako, Lord, ayokong matanggal to. Totoo. Ayokong matanggal. Ayokong mawala. Ayokong na masayang.
Dahil napakaraming tao na nangangailangan ng Panginoon. And if you could stand in front, and kaya nga sabi nung mga matatanda, Sir, maraming salamat. Alam mo, pagka ako kasi, nag-stand ako sa harap, hindi pwedeng walang sinner's prayer. Hindi pwedeng wala. At tuwang-tuwa yung mga officials at saka mga politiko, 300 mga matatanda sumunod lahat sa sinner's prayer, pati yung mga nakikinig. At alam mo, every time that I do something for God, Lord, may kapalit yun. Ang kapalit nun ay bigyan mo ng katuparan. Yung aking pangarap, bigyan mo ng katuparan. Kaya alam mo, prayer ko talaga, maging multi-millionaire, hindi pa rin ako humihinto hanggang ngayon. Pero kahit wala akong pera, okay lang. Kaya pagka sinabi, kumusta na ang walang pera? Hindi pa, sorry. Okay lang, at least. Hindi naman ako driver. No, tatawa lang siya. Tatawa lang siya. Oh, diyan naman ako natutuwa pagka nasa Manila ako. Kahit saan ko gusto pumunta, pinagdra-drive na talaga ako. Oo, pero alam mo, no, hindi ko expect na kahit ganito ako kakengkoy, people would listen to me. Totoo man. Oo, ngayon may pinapa-coach sa akin, 20,000 pesos a month. Napa-coach ni Pastor Ted, yung anak niya eh. O kaya sabi ko, oy, yayaman na naman ako. Pero it's not about being rich materially. It's about having more opportunities to give sa iba. Totoo. Pagka nakita mo ako, kahit McDonald's. Oh, sabi ko nga, bumili pa ako ng isang bucket. Sabi sa akin, Sir, anong order mo sa Jollibee? Nag-Jollibee din kami kahapon eh. Tapos, ay sabi ko, tagal ko nang hindi nakakatikim ng Chicken Joy. At yun, may hamburger at saka nung atog. Sabi ko, isang bucket, 2 hamburger, 2 hotdog. Tapos kinain ko lang yung isang fried chicken dress, pinamigay ko. Sabi ko, ang hirap pala ng ganitong buhay. O, yung parang kahit ang dami-dami mo, no, every time na bibili ka, maiisip mo pa rin yung iba. Kaya naintindihan ko yung sitwasyon ng nanay ko. Ngayon ko lang nakikita sa sarili ko na kahit ang dami mong bibilhin, by the end of the day, lahat ipamimigay mo rin. Oo, pero if that is our calling, then we should do it dahil alam po ninyo, hindi magkukulang at hindi nagkulang ang Diyos sa buhay natin. And I can assure you, totoo man, lalo na sa mga kabataan, you want to go abroad, you want to find greener pastures. Kaya sabi ko dito sa isang young people, nung isang araw eh, sabi ko, okay lang yan, kahit konti lang yung estudyante. Pero, kung yan ang tawag sa iyo ng Panginoon, magtiis ka lang. Alam mo, 1 taon lang, 2 taon, magugulat ka na lang. Sunod-sunod yung opportunities. Look at mine. Sabi ko, nandun lang ako sa ANDA, pero hindi nyo man alam yan, halos buong parte ng Pilipinas nalibot ko na. Every month. Yung mga 5-star hotel na restaurant, nakakain na ako dyan. Libre na, hindi ako nagbabayad. Oo, next year, tutuwa ako, meron na akong ticket para sa ibang bansa. Ano yung ginastos ko? Wala man. Iisipin ko ba yung na 3,000 worth ng ice cream was not worth it? No? Tapos pupunta, alam, kaya yan yung sinabi ko sa mga estudyante ko, starting from now, pagka pumunta ako sa ibang lugar, magsasama ako ng isa. Kasi ayokong masayang. Nung a few months ago, last month lang, yung last na uwi ko rito, pumunta ako sa Shangri-La. Alam mo, sabi lang sa akin nung ninang ko na yon, sabi niya, how would you want to go with me sa Europe? Sabi ko, tita, ano yung trabaho ko doon? Dadalhin mo lang yung handbag. Tapos makakalibot ka na all around the world. Tapos may sweldo ka pa sa akin. Pero hindi ko tinanggap kasi hindi yun ang calling sa akin ng Panginoon. Pero sabi ko, sayang! Kaya ang gagawin ko, magdadala ako ng estudyante, magte-train ako ng public speaker din. E yung sarili ko, iduduplicate ko sa kanya. Nang sa ganon, pagka may in-offer, eto pwede siya. No? Napapalaki mo ang influence mo. And you are also not just making your life better, but also the lives of other people around you. At alam mo, yan ang ating kapalaran. To be blessed, but first and foremost, to be a blessing sa iba. Last but not the least,
ko sinasabing mamatay ka na. John 19:30. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up the ghost. Gusto ko pong mag-focus tayo dito sa word na it is finished. It is finished. Ano ang natapos na? Ano sa tingin nyo ang natapos na? Nung sinabi ng Panginoon na it is finished. Tapos na yung kaligtasan? Yung ano? No, fulfilled na. Ang purpose ng buhay ng Panginoong Hesukristo. Tama? Yung purpose ng buhay niya. Pero, ulitin ko, ano yung natapos na? Kasi pagka sinabi nating natapos na yung purpose ng Panginoon, parang kulang. Pwedeng natapos na ang purpose ng Panginoon sa kanyang earthly life. Tama? Oo, kasi bilang tao, di ba? Natapos na eh. Pero, does that mean namatay na yung purpose? Balik po natin doon. Katapusan na naghuhudyat ng makabuluhang simula. Tama? Oo, natapos na yung earthly ministry ni Jesus Christ. Pero ang kanyang purpose, ay hindi. Hindi. Oo, kailan nagsisimula ang purpose ng Panginoong Jesus sa buhay natin? Kailan? Nung tinanggap natin siya. Kailan ito matatapos? Kailan ito matatapos? Brother Fidel, ha, huwag mo munang sabihin, pagkatapos ng simba natin, sasabihin mo, ay, thank you Lord, it is finished. Kunin ka niya na, sige ka. Oo. Hindi! As long as we live, that purpose resides in us. It's just a matter of commitment, dedication, it's just a matter of being passionate of what we do that makes life worthwhile and worth living. Kaya, alam mo, natutuwa ako dun sa sinabi ni Papa ko nung bumagsak yung church natin, na sabi niya, after, members, kalimutan nyo na yung 30 years, isipin nyo, nagsisimula pa lang tayo. Alam nyo, yan din yung ginagawa ko. Kaya nga, nagtataka yung ibang teacher, sabi, sir, ba't parang hindi ka napapagod? Kasi alam mo, pagkagising yan parate, Lord, gusto ko panibagong simula to. Gusto ko fresh na simula. Nang sa ganun, mas umaatikabo. Mas marami akong nagagawa para sa iyo. It's because every day, every hour, every minute, I want to live each moment glorifying the Lord Jesus Christ in my life. Alam po ninyo mga kapatid, natutuwa ako nung last na pumunta ako sa, actually hindi to alam ni Pastor Ted. May secretary siya dyan sa school doon sa Quezon City. Ngayon, nung last na nanggaling ako doon, binibigyan kasi nila ako ng cash eh. Ngayon, nung pagkatapos nung simba, siya yung nagbibigay, sir, sabi niya, halika dito. Oh, bakit po, ma'am? Sabi niya, sir, eto po yung galing sa church. Tapos biglang dumukot. Tapos, sir, huwag mong papasabi sa boss natin na, sabi niya, sir, pero ito para sa akin. Ito ay para ma-fulfill ko rin ang ministry na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. At alam mo, napakasimple ng act, pero natutuwa ako, buo yung love gift. Hindi nabawasan ng pamasahe kasi may nagpro-provide na. Pero alam mo, nakakatuwa na isipin na in small ways, other people would also see your ministry and see your passion. And they would also want to be a part of that passion. They would also want to be a part of that ministry. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kabataan. Alam ko, ang daming yung, alam mo yun, yung mga racket, no? No, tama yan. Actually, you should save.
for your future. Pero sa akin kasi, naniniwala din ako na if I want to have a better and a brighter future, I should really invest in God's ministry. And hopefully, through this simple message, uuwi ho tayo at sasabihin natin sa ating mga sarili na, Lord, oo, may natutuhan akong maganda. Lord, bukas, regardless kung ikaw ay magtatrabaho, mag-aaral, makiki-outing, oo, no? Makikikain. Ako, ganyan yung style ko. Nakikikain na lang din ako. Nung una, sabi ko, eto mga to, makikita mo lang pagka may kainan. Tapos sabi ko nung isang araw, galing ako dun sa mga matatanda, no? Tapos eh, sir, baka nagugutom pa kayo. No, binigyan ako ulit ng isang styro. Tapos, ibabaon ko na lang yung isa. Tapos sabi nung kaka-teacher ko, sir, nagiging practical ka na rin, ha? Tapos nilong ko siya, I'm so ashamed of myself. Oh. Tapos after nun, pumunta pa kami sa isang kainan. Tapos nagbaon din ako. pero alam mo, doon ko na-realize, no, insan, gagawa tayo ng mga bagay na hindi natin nakagisnan, hindi natin nakasanayan, simply for that purpose na gusto kasi natin mas marami pa tayong maibigay at maitulong sa iba. Alam mo, those are things that we should not really be ashamed of. It's because our purpose is more noble. Our calling is more essential na kung saan we could only live for one time dito sa mundo. Pero kung tayo man ay mamumuhay ng minsan lang, no, siguraduhin natin na araw-araw, sulit na sulit. Kasi araw-araw napapatuwa natin ang Diyos sa mga sakripisyo na ginagawa natin. Tayo tayong lahat. Parang napatagal ako, no? Dalang lang. Pagod na ba kayo? It is finished na ba, Pastor, Brother Fidel? Oh, wag muna. Wag muna. Let's close our eyes and bow our head. Lord, maraming salamat ho sa opportunity na ito na inyong ipinagkaloob. Lord, wala man po ang aming ibang mga kapatid for certain reasons, but Lord, we believe na in your ministry, nothing is an accident. Everything happens for a reason. Lord, matatapos mo naman po ang araw, pero dinadalangin po namin at dinadalangin po, na nawa sa pang-araw-araw naming pamumuhay, we grow a little towards your will and your purpose sa aming buhay. Ikaw po ang nakakaalam ng puso't isipan ng bawat isa. Dinadalangin ko po na ikaw ay mangusap. At Lord, our members would have their happy birthday Jesus commitment. Pero we also heard the message. It's not just about money, about material things. It's not just about our excess. Pero Lord, you have given your life. Kami, hindi naman namin kayang ibigay ang buhay na kung saan maraming kakulangan, makasalanan. Pero Lord, kaya po naming ibigay ang aming buhay at ang puso sa pagiging matapat, mainit sa paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng pagiging pagpapala sa iba. Sa oras na ito, if you also have that desire at gusto mo na, Panginoon, simula sa araw na ito, lalong-lalo na maraming Christmas parties, maraming reunions, maraming special events na mangyayari. Kung gusto mo na maging pagpapala at gamitin ka rin ng Diyos, pwedeng sa pagdarasal, pwedeng sa pag-share, pwedeng sa pagbibigay, then you can commit yourself, even your routines, your actions dito sa harap. Sabihin mo, Panginoon, gusto ko pong maging pagpapala. Sige. It's just between you and God. Hindi siya tumitingin sa laki. Hindi siya tumitingin sa halaga. Tumitingin siya sa puso at sa intent natin na maging pagpapala at magamit
bilang isang instrumento ng kagalakan, lalong-lalo na ng kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga tao na hindi pa nakakakilala sa kanya. Panginoon, ikaw po ang nakakakita ng puso ng bawat isa. Hindi ko po alam ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga plano, pero Lord, niniwala ako na kung nasa puso namin ang desire na ito, naniniwala po ako na ito ay inyong ipagkakaloob. Lord, we have nothing to be proud of. Pwede kaming mag-share ng mga earthly things, pero Lord, meron pang mas mahalaga. Ito po yung kaligtasan. Ikaw ang nakakita ng mga kapatiran na nagdarasal sa oras na ito, nasa upuan man, nasa altar. Pero Lord, dinadalangin ko na we could not just be an instrument of salvation, pero what we have learned, na maliban sa kapanganakan, nandito rin ang calling, ang kapalaran, nandito rin ho ang essence ng inyong pagkakamatay sa krus. Dinadalangin ko na not only that plan of salvation, but also Lord, their testimony, their life would encourage others to follow and to find their purpose in their life. Maraming salamat po at Lord, sa oras na ito, hindi po kami nagsaya, hindi po kami naglustay ng panahon, bagkos ginamit po namin ito para matuto, para ma-inspire, at para Lord, pag-isipan ang next na aming mga gagawin sa aming buhay. Bless us financially, materially, physically, and spiritually. And Lord, we love you and we understand na kung wala ho kayo, wala rin po kami. Kaya Lord, lahat ay binabalik namin sa napakatamis na pangalan ni Jesus. Amen. And check, hello. Salamat sa Diyos. Salamat sa mensahe.